paano ko gagawin. And kasi nung time na yun talaga parang sobrang batang bata pa ako, tas ang pet ko pa nung time. Mas pet pa ako noon kaysa noon. Pero yun, nung nakausap ko sa delikado, na nagising naman ako, I mean, nagkaroon ako ng knowledge na pwede, maganda yung ano, pelikula na kaya ko naman din gawin, kaya kong gampanan yung karakter ni Sandy with that of delikado fusion. So, pero like, just like what we're seeing in the trailer, talagang na-in love ka or may something talaga sa inyo with the character of Ina? Ganun. Along the way, parang sa tagal ng road trip namin, siguro eh, doon na buo yung feelings. Okay. So somehow, okay. So parang dun sa journey ng movie, parang sasakyan na lang namin kung may feelings ba or what. Ah, pero may ano ba? Like, may intimate scenes ba talaga? Meron. Actually, pinakita nga ba kanina sa ano, trailer eh. Or yun lang ba yun? Or may... Siyempre trailer na lang. Abangan nyo po. Yun lang yung... Paano yun? Like, ikaw yung... Siyempre ka pa rin yung lalaki. Diba? Ganyan. So, pero paano yung naging mechanics yung dalawa? Kasi siyempre, lalaki ka. Pero ikaw naman yung bata. Oo nga eh. Yan po eh. Pero nang kukunan na namin yung eksena, ang tanging nasabi na lang namin ni Sidis, kinakabahan ako. Pareho kami. Pero ako ang isip ko kasi, nung first time kong gumawa ng, nagkaroon ng kissing scene, sobrang kabado ko. Nagpaulit ko. Naku, sinadya ko. Charot lang dyan. Pero ayun. Like, kaya ng takes ka. Parang mga 5-10. Okay. Kaya nung parang mindset ko nung time na yun is gawin ko ng tama, gawin ko ng maayos. Kung sumobra man, edi babawasan na lang at least nandun ako sa moment na yun. Pero ikaw ba, like, do you get attracted talaga to older women? Or mas gusto mo pa rin ka-age or younger? Kasi mas gusto ko pa rin talaga ka-age. Ah, okay. Wala akong maalala na parang... So, paano yun? Kasi this time, you're attracted to an older woman. Paano mo yun dinevelop? Was it difficult or easy for you to fall for someone like Ina? Especially the character. Alam nyo, parang madali kasi akong na-attach kay Sandra. Kumbaga, madali kong na-embrace yung character. Even though matagal yung gap sa date ng shooting. Kaya siguro yun. Kada kasi may mga eksena kaming gagawin na lagi kong nasa isip yung mga ginawa ni Sandra at Isha sa pelikula. Kaya siguro yun yung parang naging nagpadali sa akin para ma-embrace ko yung mga bawat eksena na gagawin. And also yung parang feelings kay Isha, kay Miss Ina. So, ngayon nasimulan mo na yung parang medyo mas mature na roles. Mas gusto mo ba ito kaysa dyan sa parang image mo talaga na parang... Gusto ko po itong ginawa ko. Pero syempre, I wanna be parang flexible na cycle. Parang whatever the role na ibibigay sa akin, gagampanan ko ng maayos. Kasi ako parang ayoko mas stuck sa isang role lang, sa isang gusto ko hanggat kaya ko. Parang paiba-iba, paiba-iba challenge, paiba-iba matututunan. But for the maturity, like, ibig sabihin, mas focus ka ngayon pagpapaganda ng katawan. Yun nga eh, tinatry ko talaga. Kapag wala akong trabaho, doon lang ako nakafocus. After ko mag-gym, basketball, gym. So may effort din talaga? Oo, nag-ano naman ako ng extra effort para mapaayos yung katawan ko. Mag-22 na ako this year eh. Kala ko 18 ko pa yan. So paano ka napayes dito sa movie na? Napayes? Siyempre kay Direk Adolf din eh. Tsaka yung nilalaman ng pelikula. Maganda yung story. And hindi siya yung parang basa-basa na. So yun yung nagpayes talaga sa akin. And siyempre, gusto ko nung time na yun ang nasa isip ko, gusto kong i-try ito para bagong role. Hindi na yung patino, pa-cute. Kumbaga, papasok ako sa mature role. But your next project, like, tama ba ako itong... Princesa. You're back with Sophia, tama yes. ba? Yes. Bale, love triangle kami, Althea. Paano ka na pa-oo naman? Ulit? Well, kasi napakatagal na
parang ilang taon na rin simula na nagkatrabaho kami sa mga dyan at prima donna sa isip. So sabi ko parang bakit hindi, bakit hindi subukan? Since parang nung mga time na hindi kami nagkakatrabaho, marami na ko. Kailan kayo ulit magkakatrabaho ulit? Mm. Kumbaga parang nasa isip ko na magiging fun siya kasi magkakasama ulit kami. Kumbaga mabubuo kami ng panibagong memories. And of course, may mapapasaya pa kami mga fans. Yung mga fans din namin dati. Pero third wheel ka, how do you feel about it? I mean, mas matagal ka kay Will. Okay, ano yun? Sophia. Kay... Okay, kay Sophia at saka kay Allen, ganyan. Pero ito ngayon, ikaw third wheel ka, hindi talaga ikaw yung parang main na love team. Ako, para sa akin, wala naman po sa akin yung maging third wheel. Kasi gaya na sabi ko, I supported Ian. And ang parang ang pinaka main reason ko naman ba't kinagap ko is para sa trabaho, para sa show, para sa bonding, and of course, para mabigyan ng magandang palabas yung mga sumusuporta. Gagawin, para gawin din ng maayos yung trabaho namin. Kasi kahit naman po, siyempre kahit naman third wheel ako, meron pa rin naman papatunayin ng para po. Pero you're with Lauren din ba? Parang kasama, parang magiging kalabti mo din ba si... Si Lauren? Oo, Lauren. Hindi. Okay. Hindi ko lang alam kung anong gagawin. Pero sa pagkakaalam ko hindi. Sa ibang ano siya. Okay. Kumbaga, love triangle talaga. Doon lang talaga. I'm not sure pa kung ano pa kung ano, kung ano pang plano. Pero masaya, parang nasa week 1 pa lang din yung script. Hindi pa kami nagtitape. So paano yung naging ano mo, naging switch mo from mature role tapos go back ulit sa ano pagiging like as in 3 times talaga to? Yeah, 3 times. Etong prinsesa? Oo. Not 3 times naman. Kumbaga parang meron naman siyang may lalim, may drama naman meron talaga. Naman lalim. Okay. Compared sa prima donnas na. Ayun sa prima din. Kasi pag-gets pa naman kasi. Pag-gets pa din talaga nung time na yun. Pero open ka pa rin ba i-pair up? Kasi parang di ba ang dami mo na na-pair sa'yo before? Parang open ka pa rin ba na i-pair up? Oo nga, parang wala kang love team. Like, love team talaga. Like ano, official? Oo, okay, ano? Parang gano'n. Ako kasi personally parang... It's much... Second, ayoko pa. Parang gusto ko pong makatry ng different love teams. To learn sa iba't ibang love teams. And magkaroon ng different roles. Different leading ladies, parang ganyan. Pero syempre iba pa rin yung opportunities ng my love. Di ba iba yung, I mean, for sure aware ka naman na iba yung kasikatan kapag if it's from a love team or what, yeah, or you're still waiting for the right girl na lang until it sparks. Ganun ba yung ano? Hindi po eh. Talagang gusto kong mag-explore pa eh. Sa graphic. Gaya nito. Kumbaga parang... Ba't ibang characters? Ba't ibang music nga? Lagi ko sinasabi. Kasi kung may official love team ako, hindi ako makatanggap ng ganito. Ano, rules. Siyempre, yun yung gusto ko eh. Mag-explore talaga. Siyempre, like, ito na nga, tinanggap mo ito, ibig sabihin, you'll be reaching out to a different audience. Are you ready na may mga maturo ng magkagusto talaga sa'yo? Ganyan. Well, or meron na ba? Marami ko nagkita sa ano, eh, DM sa'yo. Ah, totoo? Pero hindi ko na lang na, hindi ko na lang pinag-usap. Like, have you tried to, ano, to open them? Basahin at replyan? Nabasa ko, pero hindi ako nag-reply. Like, ano? Like, ano yung mga messages or offer? Ano, parang gusto ko daw ba makipag-date? Date lang, gano'n. Like 200, 300, kaya gano'n. Ah, pero ano naman to? Parang feeling mo legit naman. Kasi diba syempre pwedeng yung iba poser lang. Oo, meron eh. Pero may iba na parang legit talaga. Okay. Pero do you get offended sa mga gano'n? Or hindi naman? Noon naman. Kasi para sa akin, ewan ko, netong... Pero bongga yung 300. Charat lang. Binoy ko. Bongga yung 300k. Malaki na. Laki ng 300k. Mabubuhay na ng ano. Mag-date lang naman ko. 6 months. Zinder lang naman yun. Charat. True. Pero hindi siya. Ako kasi yung type ng tao na parang gusto ko lahat ng bagay na mukuha ko is pinaghirapan ko. Gusto ko yung... Kunwari, magkaroon ako ng cellphone. Gusto ko yung galing sa... Earned money. Oo, earned money. Kasi parang mas masarap sa feeling yung ganyan. Kesa sa, ano, like
yung mabilisan. Parang pag ganun feeling ko may maling pakiramdam. Pero may kilala ka na, I mean, among those na nag-message siya, meron yung kilala mo talaga? Oh, or wala. Lahat sila to mga strangers? Stranger hindi kasi baka naman may kilala, di ba? And ako na date lang, mag-dinner lang naman. Pero showbiz, lahat kilala. Wala naman akong kilala. Lahat stranger. Okay. Sabi ni Ina, magaling ka raw sa kisingsin ninyo, naramdaman niya na assertive ka talaga. Ay. Hindi yung parang kabadong-kabado. Kausap ko lang. Eh, yun nga po. Kasabi ko lang din sa kanila. Parang, kailangan ko talagang gawin na yung best ko kaysa umulit kami ng umulit. Agan take two lang daw kayo. Na mali lang yung angulo. Take two lang po talaga. Kasi nung time na nagkaroon ako ng first kissing scene, talaga pa ulit-ulit. Kanino? Sabi ko nga sa kanila. Yung fake life. Ah, oo. Kanino yun? Chanel. Kailala. Pero ano yun, parang nag-shock ka ba muna? Paano pinano yung kaba? So parang para natuto ka na. Hindi, parang embrace ko na lang talaga yung moment na yun eh. Kumbaga parang... Ah, so wala talaga like major, parang preparation na like meron ba kayong... iinom or... Wala. Ano ba yung sinabi mong masarap kanina? Yung halikan ba ninyo? Pwede. Pwede. De, pero yun nga, wala naman siyang preparation. Kumbaga, wala ba kayong pag-uusap ni Miss Ina before going the scene? Wala, yun nga. Yung sasabi lang talaga namin, kinakabahan ako. Given nag-feedback si Miss Ina sa kissing scene niya, ikaw, ano naman yung feedback mo kay Miss Ina? Oh, pinuri ka niya. Dapat ikaw din meron. Ayun nga din. Kasi nung time na nag-usap kami before date, yun nga sabi namin, kinakabahan kami. But while doing the scene, sobrang naging smooth lang siya. Kumbaga, like, parang pareho kami naging in the moment eh. Parang na-embrace talaga namin si Sander at Isha. Kumbaga, in-enjoy lang namin yung ginawa namin. Ganun. Pero naramdaman mo rin ba na parang call boy ka? Considering na first client mo sa story, si Isha, na kumbaga magpapa-call boy ka, pero sa tingin mo ba, pumasok din yun sa'yo? Dahil kumbaga like, first client mo pa lang naman eh, hindi ka pa talaga kumbaga expert na call boy, si story. Pumasok sa akin na, ayun, kumbaga magiging bayaran ka. Me, ako po personally? Oo. Like ako mismo? Hindi, dun din sa role mo. Na paano mo in-internalize na yun na isang kumbaga isang baguhang call boy? Oo, okay. Nung bago kami mag-shoot na itong pelikula na ito, nag-search ako ng mga nag-work ng ganun. Kumbaga kumuha ko ng idea. Uh-oh. What they do. Tapos kung paano sila kumilos, anong thinking nila, ganun. Kaya medyo naging madali siya para sa akin kasi nagkaroon ako ng parang... nagkaroon ako ng parang...